Sa ibang balita, kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante at guro ang prioridad ng Education Department sa kanilang inilabas na bagong guidelines sa pagkansela ng klase tuwing may kalamidad. Ang detalye sa ulat ni Kenneth Pasciente. Balik face-to-face classes ng muli ang mga estudyante. Pero kasabay ng pagbabalik eskwela ay ang panahon ng tag-ulan. Kaya ang Department of Education naglabas ng panibagong alituntunin sa pagkansela ng klase sa tuwing may kalamidad. Sa pamamagitan ng Department Order No. 037, sinabi ng DepEd na uunahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at guro sa panahon ng kalamidad. Sa ilalim ng Department Order, otomatiko nang kanselado ang klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang Public Storm Signals 1 hanggang 5. Pero kung nagsimula na ang klase, ang mga eskwelahan ang agad na magkakansela at pauuwiin na rin ang mga estudyante at school staff. Nasa LGU naman ang desisyon sa pagkakansela kung may sama ng panahon pero hindi dulot ng bagyo. Kanselado ang klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang yellow, orange at red rainfall warning. At kung wala pa ang naturang mga babala at nakakaranas na ng malakas na pag-ulan, nasa diskresyon na ng LGU ang pagkansela sa klase. Sa panahon naman ng pagbaha, oras na maglabas na ng flood warning ang pag-asa sa isang lugar ay otomatiko nang kakanselahin ang klase. Kung makakaranas ng paglindol, walang pasok sa mga lugar kung saan idedeklara ng PHIVOLCS ang Earthquake Intensity Scale 5 pataas. At kung mas mababa naman dito ay ang LGU na ang magdedesisyon. At kung may pinsala ang anumang istruktura sa eskwelahan na mapanganib sa mga estudyante ay maaaring kanselahin ng mga school principals ang klase anuman ang intensity scale na inilabas ng PHIVOLCS. Dapat ding magkaroon ng makeup klase sa mga estudyanteng maaapektuhan para matiyak pa rin ang kanilang pagkatuto. Dapat ding bumuo ang mga eskwelahan ng kanilang disaster risk reduction and management teams na siyang tututok at mag-a-assess sa sitwasyon. Hindi na rin gagamitin quarantine facility ang mga eskwelahan. Sakali namang gawin itong evacuation center sa panahon ng sakuna, ay hindi dapat ito lalampas sa 15 araw. Pabor naman ang mga magulang sa inilabas sa panuntunan ng DepEd. Hindi na kasi sila malilito kung ano ang gagawin tuwing may kalamidad. Nagdudulot po ng kalituhan po yun. Eh kasi mag-aalanganin ka, papasukin mo ba o hindi? Kasi mahirap naman magpapasok kapag may ulan, ganun. Mahirap din sa magulang po. Kailangan ng safety din kasi ng mga bata. Muli namang binigyang diin ng DepEd na responsibilidad pa rin ng mga magulang at guardians kung dapat o hindi papasukin ang kanilang mga anak kahit wala pang abiso ang LGU o eskwelahan sa kanselasyon ng klase. Kenneth Pasciente, para sa Bayan.